Ayan, magandang araw sa ating lahat, guys. Ngayon po, gagawa po tayo ng aking version ng pancit guisado. Samahan niyo po ako sa aking pagluluto. Tara, let's go! So, ano mga kailangan natin sa ating lutuin? Kailangan natin ng gulay tulad ng repolyo, carrots, beans. Maglalagay din tayo ng celery, sangkap, sibuyas, bawang, paminta, toyo. Maglalagay din tayo ng kikyam. So, kung gusto niyo ng squid balls, pwede rin. Siyempre, yung sasahog nating manok o kaya atay. Siyempre, hindi mawawala ang ating pansit. So, ayan guys, ang ating mga kailangan. So, tara, umpisa na natin. Ang una natin gagawin, iprito na muna natin yung ating kikyam. So, mamaya natin siya ilalagay pag maluluto ng ating pansit. Kapag luto na ang kikyam, hanguin natin at lagyan natin sa lalagyan. At iset aside muna natin. After natin na magprito ng ating kikyam, igisa na natin ang ating sangkap, ang sibuya at bawang kasama ang ating manok. So, dito una kong nalagay yung manok. Then, inaluhalo ko muna siya. Then, kapag okay na, medyo okay na yung manok natin, lalagay ko na dito ang ating sibuyas at bawang. Dito lalagay ko na ang sibuyas at ang bawang. Yan, haluin natin guys. Hintayin lang natin na mag-golden brown yung sibuyas at bawang. Kapag golden brown na sila, isabay na natin haluin yung ating manok. Dito naglagay na ako ng konting paminta para medyo may konti ng amoy or bango ang ating niluluto. At dyan lalagyan na natin siya ng toyo. So sa paglagay natin ng toyo guys, lagay nyo lang yung sakto or tansay nyo yung tama lang nilagay natin. At saka sasabayan na natin ng tubig. Yung tubig naman natin guys, depende kung gaano kadami yung pansit na lulutuin natin dito. Dito naglagay na ako ng aking chicken cubes. Then kumukulo na yung ating sabaw, so lalagyan na natin yung ating pansit. So ang ginamit ko pala dito na pansit is pansit mariposa. So bahala na kayo guys kung anong gusto nyong gamitin na pansit. Kapag nalagay na natin ang lahat na pansit, so ang gagawin lang natin dito, haluin na lang natin yung pansit sa ating sabaw hanggang sa kumulo. At hihintayin lang natin na medyo maluto ng ating pansit at susunod natin dyan, ilalagay yung ating mga gulay. Kasi guys, hindi na ako nagigisa ng gulay. So ang ginagawa ko dito, ginalagay ko siya pag malapit ng maluto ang ating pansit. Halo-aloy lang natin dyan. Then after yan guys, lalagay ko na yung ating celery. So kung kayo guys, hindi nyo gusto ang celery, huwag na kayo maglagay. Italuin na lang natin ulit. And after yan, lalagay na natin yung ating repolyo. Sa paglagay natin ng repolyo, guys, hindi natin siya masyadong lulutuin. So, gamit lang natin siyang half cook. So, kapag nahalo-halo na natin siya, papatayin na natin yung apoy para hindi masobra ng luto ating repolyo para crunchy din siya kapag kinain natin. Dinalagay na natin yung ating niluto kanina or pinirito natin na kikyang mga kanina. So, ayan, halo-halo na lang. Then, kapag okay na, so, ayan, luto na guys ang ating pancit guisado. So, napakadali lang ang ating niluto kaya sundan nyo lang aking ginawa. Tcharan! Ayan ang aking version ng pancit guisado. Kaya ano paghihintay natin? Tara, kainan na! Maraming salamat sa panonood ng ating vlog. So don't forget to like and share our video. Maraming salamat. Thank you. Bye-bye!